Ayan, Ian, kumusta? Yon, kamusta mga kap? Okay, kamusta po sa inyo sa mga nanonood sa iyo sa Facebook page mo and kung naka-stream din to sa YouTube mo, magandang umaga dito sa Canada, magandang hapon, gabi, saan man sa sulok ng mundo. So, ayan. So, yan. Our topic for today is about AIPP and ang journey ni Ian at ni Shirley papunta dito sa Canada as a successful AIPP applicant. So marami tayong mga kap na nagtatanong, nangangarap, at maraming tanong about AIPP. Madali ba to? Ano yung mga challenges? Ano ba yung mga requirements? Ano yung mga tips and advice? And we're very lucky mga kap that we have Shirley and Ian to share their journey to us. So Ian, kwento mo naman sa atin yung iyong timeline. Yun. Just to clarify things na ang main applicant po sa AIPP is si wife, which is working visa, and then ako ay open work visa or open work permit. Bali, may friend kami na ni-refer kami through may nakilala, nakaalis sila, pumunta ng Canada from, ang gamit nila is yung help ng immigration consultant. So, noong February 2019, naka-email ko yung immigration consultant, then I signed a retainer agreement. So, tung sa retainer agreement din, nakasaad yung mga kailangan na requirements. And then, inano na din niya sa amin na through AIPP yun. So, after nun, di nag-start na kaming kung ano, ayusin yung mga requirements. April 27, nag-IELTS ako sa Saudi. And then, naman yung mga May, mga last third week of May, yung ECA ko is nag-registered ako sa CES. CES. CES, yung Continuing Education Study ng Toronto Toronto University. University. Tapos, kasi nga nasa Saudi ako, yung school ko na MCU nasa Manila, inutusan ko na lang yung in-law ko na ayusin yung transcript ko. Tapos, isend niya sa Toronto University. University. Then, na-receive naman nila is by June 5. After that, kailangan din namin ng medical, upfront Medical. medical, which ginawa ko nung nagbakasyon Bakasyon naman ako sa sa Pilipinas, Pilipinas. sa Makati, Oo, sa Makati IOM. IOM, mga August 2019. Then, mga by October. October, nag-message sa amin yung immigration Immigration consultant consultant. na mag-i-start na siyang maghanap Hanap ng ng employer employer. sa amin. Sa November 29. 29, naka-schedule kami ng, marami kami, naka-schedule kami ng Panel. live interview. Live panel interview sa mga employer. Bali, apat sila lahat na nagtatanong sa iyo. Then, by After 5 days. December, this 5 days, nalaman na namin nakapas ako dun Nakapasa sa na sa interview. interview. Tapos, start na yung process ng AIPP. Oo, That yun time. yung sabi ng immigration consultant namin. Then, by 7th of December, to inbox, na-receive na namin yung offer of employment, which kasama na rin doon yung employment contract that I need to sign. So, yun, through email lang, sign, ganun, scan, tapos send back ulit. December, in-advise na ulit ni consultant na mag-register kami sa INB Portal. INB, kuha ng endorsement, Endorsement. application of Provincial provincial endorsement. endorsement. Ang problema kasi ako at that time, dahil December na, hindi ko pa rin nare-receive yung ECA ko from CES. So, although na nandun sa website na by September 5, application approved, which is, I don't know kung ano ibig sabihin nun. Tapos, nung nag-email ako to follow up my ECA, they said na it will take 6 to 8 weeks para ma-send sa location namin, which is sa Saudi at that time. Ang problema, ang here, you cannot trust yung postal system ng Saudi. So, totally, hindi ko na-receive yung original copy. Then, ang advice na lang nung immigration consultant is mag-asa ko ng electronic copy, which na-receive ko naman.
before ako mag-apply dun sa IMB portal. So, nag-apply ako sa IMB portal January 13. So, yun yung ano, yung application for the provincial endorsement. Then, na-receive ko yung nomination 24th of the same month. Then, sabi naman nung consultant namin, okay, ayusin nyo na, meron na kayong endorsement, pwede na tayong mag-apply ng work visa nyo. So, nung February 6, nag-pass kami ng dun sa BFS Daharan, nag-pass kami ng application ng work permit para sa akin, sa asawa ko, open work permit. Then, ginawa na rin namin yung biometrics. Nag-biometrics na rin tayo doon. Diba? Tapos, nung March 15, nag-lockdown si Saudi. Ayun. Na-receive namin yung visa namin, March 23. March 23. Wow. Then, first week ng April, nag-announce si Canada na lockdown naman sila. So, miski na na-receive namin si visa, hindi kami makaalis kasi lockdown si Saudi. Tapos, ang tinatanggap lang ni Canada is yung PR citizen, at saka citizen. OPR and then citizen. Mm-hmm. Tapos, binawi naman ni Canada yon mga after 2 weeks na pwede na yung mga temporary foreign workers na pumasok. Kaso nag-lockdown naman dito sa New Brunswick, si Premier Higgins. Nung May 16, naka-receive ako ng first week ng May, naka-receive ako ng deactivation ng work visas namin. So, sabi ko, patay. Doon kami nagulat kasi, after 1 week pag-announce ni Premier Higgins dito sa New Brunswick na they will not allow any temporary foreign workers to enter into the province. After 1 week, nagulat kami, IRCC emailed us na deactivated ang mga visa namin. So then after mga 2 weeks, ano? After 2 weeks, nag-deactivate na yung visa lang niya as main applicant, which is work visa. Mm-hmm. Dahil inilip na nga ni Premier Higgins na, sige, pwede nang pumasok. So siya lang ang essential naman talaga siya kasi. So siya lang ang open. Pwede pumasok. Ako ngayon, no problema, maiiwan ako. Mm-hmm. Tapos marami nga akong naririnig kasing at nababasa nga sa forum na yung mga naiiwan nga na solo lang bumibiyahe ng mga open work permit, hindi tinatanggap sa border. Hindi sila makapasok. Hindi sila mai-considered na essential. Una-una kasi hindi talaga essential yung work na papasok nila sa Canada. Mm-hmm. Kasi wala silang employer. And then ang sinasabi ng border sa kanila, what are you going to do in the Canada? A businesses there is starting to close. Mm-hmm. Tama naman. Okay. Mm-hmm. So talagang ayun ang problema nila. When kami naman, sabi ko, di sumugal na tayo. And then after a week naman yata or ilang days, na-activate naman yung visa ko. Mm-hmm. As open working permit. So yun, sumugal. 29 of May. Tapos nung May 30, nagkaroon ng special flight. Announced na may special flight ang Lufthansa. Saudi nga, going to Germany and then Germany going to Canada. Mm-hmm. Although medyo mahal talaga yung ticket, masakit na masakit talaga sa bulsa, tinanggap na namin para, kumbaga, all in na nga, sabi sa poker. May 30 yun. Tapos May 31, yun na. Ni-inform kami ng aming consultant nila-let go na kami ng employer. Ayaw na kaming tanggapin kasi ng employer. Kasi nga sa takot nila na yung mga TFW ang nagdadala ng COVID. Uh-huh. So, yun yung ano nila, yun ang main concern nila is takot sila kasi ang business nga ng employer nila, Mrs., is healthcare. Mm-hmm. And then, mga matatanda pa, mga elderly, so ayaw nila, syempre, they need to protect their businesses. Mm-hmm. So yun ang takot nila. May visa na kami, may ticket na kami. So, anong gagawin namin? So, yun na nga. And then, lahat kami dito, buong grupo, may mga pamilyang kasama, sige, di, pikit mata na natin ipunta nga yan. And then, kung matatandaan ng iba, nag-post nga rin ako sa mga pages ng forum na anong gagawin namin. Marami ang nagsasabi, especially si Ate Mel. Sabi ni Ate Mel, talagang pagdating nyo sa border, i-verify yan kung talagang totoong meron kayong employer or what. Mm-hmm. So pagdating naman kap dito, do June 5 kami umalis sa Saudi, June 5 pa rin kami nag-nandiyos. Everything went smoothly
perfectly fine. Sa border, hindi kami tinanong. Tinanong lang anong quarantine plan namin pagdating sa immigration. Walang cheche bureche. Hiningi lang ang passport. Sabi niya, mukhang pagod na pagod yata itong mga to. Haggard. Sige, upo na kayo. Tatawagin ko na lang kayo. That's it. After 10 minutes, tinawag na kami. Eh, sabi, welcome to Canada. Canada.